Do you want to know? What's up mga kalalabs? Ayan, cuddle time muna tayo sa aking mga alaga. Meet our cutie Lily, our half Persian cat and half pusakay. Ayan mga kalalabs, kasi ang kanyang mom, ang nanay niya ay Persian, pero ang tatay niya mga kalalabs ay pusakay. Kaya ayan, half lang siya. Pero cute siya mga kalalabs. Ayan, share ko lang sa inyo kasi marami kaming alagang mga pusa. At ano nga ba ang benepisyo ng pag-aalaga ng pusa? Dahil kung ikaw ay isang cat lover, isa ka sa maswerte. Dahil ang pag-aalaga rin ng pusa ay mababa ang tsansa na ma-stroke o mababa ang tsansa na atakihin sa puso. Kaya pag ikaw ay nag-aalaga ng pusa, may chance na hahaba ang iyong buhay. Charot! May trivia ako sa inyo mga kalalabs. Alam niyo ba na ang whiskas ng mga pusa o yung buhok na tumutubo sa taas ng kanilang bibig at sa kilay ay ginagamit nila ito upang matukoy ang exact location ng isang bagay or size nito? Akalain niyo yun mga kalalabs, yun pala ang gamit nun. Akala ko ay palamuti lamang sa kanilang mukha. Yun pala ang gamit ng whiskas na yan. At alam nyo ba mga kalalabs, kung nagtataka kayo kung bakit laging tulog ang inyong mga pusa, ay kailangan para nilang matulog ng 16 to 18 hours per day dahil dito sila kumukuha ng lakas ng kanilang katawan. O diba? At eto pa mga kalalabs, ang mga pusa ay isa sa mabilis na mag-produce ng mga babies dahil nakaka-produce sila ng 3 to 8 kittens in every 4 months. At within 60 days lang, ay nagli-labor na sila. Oh, ang bilis, diba? At kung tayong mga human mga kalalabs ay mayroong unique fingerprints, sila naman ay may unique prints sa kanilang nose pad. At gusto niyo ba malaman mga kalalabs kung ilang oras ang nakukonsume ng mga pusa sa paglinis nila sa kanilang katawan? Nako mga kalalabs, mas ma-arte pa sila sa atin dahil nakakonsume sila ng 5 hours a day upang linisin ang kanilang katawan. Kung napapansin niyo na lagi nilang dinidilaan ito. At mga kalalabs, ang pag-meow-meow pala nila ay hindi nila ito ginagamit sa kanilang kapwa-pusa, kundi ginagamit nila ito sa pag-communicate sa ating mga tao. Kaya't pag nag-meow-meow sila mga kalalabs, kailangan bigyan nyo ng atensyon dahil may nais silang iparating sa inyo. Ayan, meet our cutie Puchi, ang isa sa pinakamakulit sa kanilang magkakapatid. Alam niyo ba mga kalalabs na ang paghimas ninyo sa inyong mga hayop ay yan ang paraan upang maipahatid ninyo sa kanila na mahal at mahalaga sila sa inyo. Meet our cutie Buba mga kalalabs. Yan ang pinakapaborito ko sa lahat.
dahil malambing at mabait. At bukod doon, gusto ko ang kanyang bilog na mata. Ang cute, di ba? Ayan o. Ayan mga kalalabs, matutulog na sana sila pero istorbohin ko muna. Alam niyo ba mga kalalabs na mga pusa ay mahina ang kanilang mga mata sa dilim pero meron silang excellent night vision. Konting ilaw lang ang kailangan nila, malinaw na ang kanilang paningin sa dilim. At ito pa mga kalalabs, karamihan ba sa inyo ay nagbibigay ng cow's milk sa inyong mga alagang pusa? Dahil it's a big no, no, no. Dahil ang mga pusa mga kalalabs ay lactose intolerant, nahihirapan silang i-digest ang cow's milk. Kaya kadalasan ay nagkakaroon sila ng diarrhea kapag nakakainom nito. At ang mga pusa pala ay walang sweet taste buds. Hindi nila nalalasahan ang matamis. Saklap naman nun, di ba? At hanggang dito na lang mga kalalab, sana ay meron akong magandang na-share sa inyo ngayong araw na ito. At maraming salamat. Bye!